Magandang araw po at welcome po sa bawat isa. Atin pong itutuloy ang ating serye, kaya ito ay sa Juan, kaya doon po tayo hango ng ating scripture reading para ngayon. Sa Juan 13, mga talatay 18 hanggang 30. At ito po ang sinasabi. Hindi ko sinasabing mapalad kayong lahat dahil kilala ko ang mga pinili ko. Pero kailangan matupad ang sinasabi sa kasulatan na trinaydor ako ng nakisalo sa akin sa pagkain. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa man mangyari, upang kapag nangyari na ay maniwala kayo na ako nga ang Kristo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang tumatanggap sa mga taong isinugo ko ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. 21. Pagkasabi nito ni Jesus, labis siyang nabagabag. Sinabi niya, ang totoo, tatraydurin ako ng isa sa inyo. Nagtinginan ang mga tagasunod niya na naguguluhan kung sino ang tinutukoy niya. Nakasandal kay Jesus ang tagasunod na minamahal niya. Kaya sininyasan siya ni Simon Pedro na tanungin si Jesus kung sino ang tinutukoy nito. Kaya habang nakasandal siya kay Jesus, nagtanong siya, Panginoon, sino po ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, kung sino ang bibigyan ko ng tinapay na isinawsaw ko, siya iyon. Kaya kumuha si Jesus ng tinapay at matapos isawsaw ay ibinigay kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus sa kanya, gawin mo na agad ang gagawin mo. Hindi na intindihan ng mga kasalo sa hapunan kung bakit sinabi iyon ni Jesus. Ang akala ng iba, inutusan lang ni Jesus si Judas na bumili ng mga kakailanganin sa pista o kaya'y magbigay ng limos sa mga may hirap dahil siya ang tagapag-ingat ng pera nila. Pagkakain ni Judas ng tinapay, agad siyang umalis. Gabi na noon. Nawa'y dagdag ng Diyos ang pagpapala sa pagkabasa sa kanyang salita. Gusto ko lang magbigay ng kaunting highlights dito sa mga binasa po natin na kung saan ay ang atin pong magiging main text in verse 18. Pero dito sa 19 ay yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo ay future event. So kung ito'y sinabi na niya, kung ito'y pinagpauna na niya, wala nang paraan para ito'y magbago pa. Ganon din ang sa Biblia na naisulat na, hindi lang ang nakaraan, kundi ang kasalukuyan at maging hinaharap. Bakit ito nasabi ng Panginoon? Bakit alam niya ang lahat? Sapagkat ito'y katangian ng pagiging Diyos. Dito rin ay may ipinahayag ang Panginoon, ipinaalam niya kung sino yung magtataksil sa kanya. So verse 27, mapasin po natin ang isang kakaibang pangyari na kung saan mismong si Satanas ang pumasok kay Judas. Hindi isang evil spirit, no? Hindi isang demonyong pangkaraniwan lamang, kundi si Satanas mismo. So makita po natin dito na yung spiritual battle ay ito'y from leader against leader. Ang Panginoon Jesucristo, siya ang pinuno, siya ang kumbaga sa gera, siya ang general, and of course ang kaaway niya ay yung masasabi natin makapangyarihan din. Sa kampo ng mga kadiliman o ng masama, ay ang pinakaulo doon si Satanas. Pero hindi ito nangangahulugan na merong pasubali na magtatagumpay Satanas o merong pagkataon na
siya'y magtagumpay. Hindi po. Sapagkat gaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, ay naisulat na lahat, maging yung paglalabang mangyayari at yung pagkatalo ni Satanas ay naisulat na. Kaya anumang gawin ni Satanas na matinding pag-atake laban sa ating Panginoon Jesucristo at sa kanyang mga alagad, hindi pa rin po siya mananalo. At dito sa verse 29, ay makikita po natin na sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo, yung benevolence nandoon. Although wala tayong mababasa na direktang na nagbibigay ng limos ang mga alagad o ang Panginoong Jesucristo mismo, although yun ay pinaka masasabi natin na pinakamababang kabutihan na magagawa ng Panginoon, sapagkat nung siya'y nagbiministeryo, matitindi po yung kabutihang ginagawa niya dahil may kapangyarihan siya. At sa abot ng kanyang kapangyarihan ay tumutulong siya. Ay pinakamatindi na nga po yung bumuhay siya ng patay. Diba? Ay kung ikaw yung namatayan at buhayin ng patay sa iyong harapan, ito ay laking pasalamat mo. Para kumbaga, mas dinay mo pa yung tumama ng jackpot sa loto. Hindi ba? Lalo pat yung namatay sa iyo ay yung mahal mo sa buhay. Pero ang gusto ko lang ipapansin sa iyo, itong verse 29 na nagsasabi sa atin na merong hint na merong benevolence ministry, no? Benevolent ministry doon sa mga alagad ng ating Panginoon. Dahil para sa kanila, common yung magbigay ng limos sa mga may hirap. Ang ating pong pamagat sa pangaral na ito ay pinagtaksilan ngunit matatag ang kaalaman at pag-ibig ni Kristo, pag-unawa sa katapatan at propesiya sa harap ng pagtataksil. So ito po ay sinasabing pinagtaksilan ngunit matatag ay sumasalamin sa karanasan ng ating Panginoon Jesus na inilarawan sa Juan 13:18. Sa kabila ng kaalaman na si Judas ay magtataksil sa kanya, nananatiling matatag si Jesus sa kanyang misyon at pag-ibig. Kaya ang pamagat na ito ay nagtatampok ng pagkakaiba sa pagitan ng pagtataksil ng tao at ng pagiging matatag ng ating Panginoong Diyos. Binibigyan din nito ang hindi matitinag na pangako ng ating Panginoong Jesus sa kanyang layunin at sa kanyang mga alagad, kahit na sa harap ng personal na pagtataksil. Ang kaalaman at pag-ibig ni Kristo ay sumasalamin sa dalawang mahalagang aspeto ng kalikasan niya na ipinahayag sa talatang ito. Una, ang kanyang kaalaman. Alam ni Jesus nang maaga kung sino ang magtataksil sa kanya na tumutupad sa propesiya mula sa awit 41:9. Ang kaalamang ito ay nagpapakita ng kanyang banal na kalikasan or makalangit or ang kanyang pagkadiyos at ng katuparan ng kasulatan. Ang Biblia, kapag kung ano mo nakasulat sa Biblia, yan po'y walang pagsalang mangyayari. Lalo yung mga future events, mangyayari po yan. Pangalawa, ang kanyang pag-ibig. Sa kabila ng kaalaman ng pagtataksil, patuloy na minahal at pinagsilbihan ni Jesus ang kanyang mga alagad, kabilang si Judas. Ang pag-ibig na ito ay patunay ng kanyang biyaya at awa na nagbibigay ng makapangyarihang aral kung paano tayo dapat tumugon sa pagtataksil at sakit. May sinasabi sa subtitle, pag-unawa sa katapatan at propesiya sa harap ng pagtataksil. Yan po ay nagaanyan sa atin na tuklasin ang mga tema ng katapatan at propesiya sa konteksto ng pagtataksil kay Jesus. Sinahamon tayo nito na pagnilayan ang ating sariling katapatan kay Kristo at kilalanin ang katuparan ng plano ng Diyos kahit sa mahirap na kalagayan. Ang subtitle na ito ay nag-uudyok din sa atin na makita ang mas malawak na larawan ng gawain pagtubos ng Diyos na nagpapaalala sa atin na ang kanyang mga layunin ay nananatili sa kabila ng pagkukulang ng tao. Ngayon, ating pagninilayan ang isang makabuluhang sandali sa Ebanghelyo ni Juan, partikular sa Juan 13:18. Sinabi ni Jesus, hindi ko tinutukoy kayong lahat. Alam ko ang mga pinili ko, or sa ibang salin ay nakikilala ko ang mga pinili ko. Ngunit ito'y upang matupad ang sinasabi ng kasulatan, ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng sakong
laban sa akin. Gaya nga ng tinuro kanina sa Sunday School, ito yung nagtaas ng sakong laban sa akin, isang common expression na kanina lamang ay binasa natin yung kahulugan na merong magtatraidor. Ito isang pagtatraidor ng isang kaibigan. Habang tayo nagtitipon upang pagnilayan ang kasulatan ito, isipin natin ang eksena doon sa upper room. Si Jesus, na lubos na alam ang nalapit na pagpapaksil, ay nagsalita ng mga salitang ito sa kanyang mga alagad. Ang sandaling ito ay puno ng bigat ng propesiya at sakit ng pagtataksil. Eh si Jesus, sa kanyang pagka-Diyos, ay alam ang mga puso ng kanyang mga alagad, kabilang si Judas na magtataksil sa kanya. Ang talatang ito hindi lamang nagtatampok ng katuparan ng propesiya sa lumang tipan, kundi nagsisilbi rin paalala ng realidad ng kahinaan ng tao at ng lalim ng pag-ibig at kaalaman ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng kaalaman sa pagtataksil na naghihintay sa kanya, patuloy na ipinakita ni Jesus ang pag-ibig at biyaya kahit sa isa na magtataksil sa kanya. Habang tayo lumalalim sa talatang ito ngayon, naway buksan natin ang ating mga puso upang maunawaan ang mga aral tungkol sa katapatan, propesiya, at ang hindi matitinag na pag-ibig ng ating tagapagligtas. Maging paalala nawa ito na kahit sa harap ng pagtataksil, ang misyon ni Jesus ng pagtubos at ng kanyang pag-ibig para sa katauhan ay nananatiling matatag. Sa ating pagnilay, nais ko rin ibahagi ang isang balita tungkol sa ating bansa. Ito lang nakaraang Agosto, ipinagdiwang natin ang buwan ng wika, isang buwan ng selebrasyon na nagtatampok ng kahalagahan ng wikang Pilipino at nagpapakita ng pagmamalaki ng mga Pilipino sa kanilang pambansang wika. Sa Iligan City, sa Jail Mill Dormitory, masiglang ipinagdiwang ang buwan ng wika sa pamagitan ng iba't ibang aktibidad na nagtataguyod ng pagkakaisa at pagmamalaki sa kultura. Ang tema ng pagdiriwang ngayong ito taon ay Pilipino Wikang Mapagpalaya na naglalayong ipakita ang kapangyarihan ng wika sa pagpapalaya at pag-unlad ng ating bansa. E naway magsilbing inspirasyon ang selebrasyong ito upang higit nating pahalagahan ang ating wika at kultura at gamit ito bilang instrumento ng pagkakaisa at pag-unlad. Tulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tunay na katapatan at pagmamahal ay hindi natitinag kahit sa harap ng mga pagsubok at pagtataksil. Kung paano ang pagpahalaga sa wika at kultura ay magagamit bilang instrumento ng pagkakaisa at pag-unlad, naway mahigitan pa nito ang pagpahalaga natin sa pag-ibig ni Jesus na magbubusod sa atin sa pangreliyosong pagkakaisa at pag-unlad bilang mga Kristiyano sa katapatan sa Diyos at sa kanyang ministeryo. At sabi dito ng Panginoon, hindi ko tinutukoy kayong lahat. Alam ko ang mga pinili ko. Ngunit ito'y upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng sapong laban sa akin. So ang bahagi ito ng mas malawak na konteksto ng huling hapunan kung saan hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad at inihayag ang kanyang nalapit na pagtataksil sa kanya, ang talatang ito ay napapakita ng kanyang kaalaman tungkol sa pagtataksil ni Judas at ang katuparan ng propesiya mula sa Awit 41:9. So, makita mo na may ganap na kaalaman tungkol sa kanyang mga pinili at sa pagtataksil na magaganap. Ang paggamit ng alam ko ang mga pinili ko ay nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos at kaalaman sa mga puso ng tao. Ang pahayag na upang matupad ang sinasabi ng kasulatan, ang sabi kasi doon sa kasulatan ay ganito. Kung bubuksan mo ang inyong Biblia, ay nakasulat doon ang eksakto rin pagkakasulat na mababasa natin dito. Ito ay nagpapakita ng katuparan ng propesiya at hindi maiwas ang plan ng Diyos sa harap ng pagtataksil na ito. Ngayon, tema pala nito, pagtataksil. No? Ito po isang mahalagang bahagi ng kwento ng Passion of the Christ.
Ang pagtataksil ni Judas ay isang paalala ng kahinaan ng tao at ang pangailangan ng biyaya ng Diyos. Sa kabila ng kaalaman sa pagtaksil, patuloy na ipinakita ni Jesus ang kanyang pag-ibig at katapatan sa kanyang mga alagad. Ang kanyang pagkilos ng paghuhugas ng mga paa at ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang walang hanggang pag-ibig at pagpapakumbaba. Kaya nga, ang 1:13-18 ay nagbibigay sa atin ng malalim na pag-unawa sa kaalaman, pag-ibig, at katapatan ni Jesus. Ito ay isang paalala na kahit sa harap ng pagtataksil at kahinaan ng tao, ang plan ng Diyos ay nananatiling matatag. At ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At naway magsilbing inspirasyon ito sa atin upang maging tapat sa ating pananampalataya at magpakita ng pag-ibig at pagpakumbaba sa ating kapwa. Kaya sa paglalapat, sa ating kapanahunan, ang sangkatauhan ay patuloy na nakakaranas ng mga hamon at pagsubok na nagpapakita ng ating kahinaan at pangailangan ng biyaya ng Diyos. Ang mga isyu tulad ng pollution, kawalan ng katarungan or injustices, at moral na pagkabulok ay nagpapakita ng kabuuang kasamaan ng tao or total depravity. Ang mga ito ay patunay na tulad ni Judas, ang tao ay may kakayahang magtaksil at lumayo sa Diyos. Sa kabila ng mga kaguluhan at kasamaan sa mundo, ang soberanya ng Diyos ay nanatiling matatag. Ang Diyos ay may ganap na kapangyarihan at kontrol sa lahat ng bagay. At ang kanyang plano ay hindi maaaring hadlangan ng tao. Ang mga pangyayari sa ating mundo tulad ng mga kalamidad at krisis ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos na naglalayong dalhin ang kanyang mga hinirang o mga pinili sa kaligtasan. Ang Diyos ay pumili ng mga tao para sa kaligtasan bago pa man likhain ang mundo. Yan ang ating tinatayuan. Sa gitna ng kaguluhan at kasamaan, ang mga pinili o mga hinirang ng Diyos ay tinatawag na magtiwala sa kanyang plano at layunin. Ang kaligtasan ng mga pinili ay hindi batay sa kanilang sariling gawa, kundi sa walang kondisyong pagpili ng Diyos. Hindi matatanggihang bihaya or irresistible grace na sa kabilang ng mga pagsubok at kahinaan, ang biyaya ng Diyos ay hindi matatanggihan ng kanyang mga hinirang. Tayo, kabilang sa mga hinirang ng Diyos, hindi natin natanggihan ang biyaya na yan. Ang biyaya ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga tinatawag nating sovereign grace at tiyak na magdadala ng kaligtasan sa mga pinili niya. Sa ating kapanahunan, ang mga mananampalataya ay tinatawag na magtiwala sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na magbibigay sa kanila ng lakas at katatagan sa harapan ng mga pagsubok. Nagpapatuloy na pagtitiis ng mga banal or sa English ay perseverance of the saints. Ang mga tunay na mananampalataya ay magpapatuloy sa pananampalataya hanggang sa wakas dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, ang mga hinirang ng Diyos ay mananatiling tapat dahil sa kanyang biyaya at kapangyarihan. Ang kanilang katapatan ay patunay ng hindi matitinag na pag-ibig ng Diyos. Kaya ako'y lubos na naniniwala na hanggang tayo tumanda at itong mga batang kasama-sama natin ngayon, tayo pa rin magtatagal, magkakasama-sama at nakikita-kita tuwing araw ng pagsamba. Hanggang doon, kuharin na tayo ng Diyos sa kabila. Tayo-tayo pa rin ang magkakasama. Sapagkat ako'y naniniwala na lahat tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Tayo ay magpapatuloy. Tayo, bawat isa atin, may makinakaharap ng mga problema at suliranin. Subalit, andito pa rin tayo. Patuloy na nagtitiwala, nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sa 1:13-18, na ipinakita ni Jesus ang ilang mahalagang katangian na dapat nating pagnilayan at isabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay,
ang mga katangian ito ay nagbibigay sa atin ng gabay kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga hinirang at mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kaalaman natin sa ating Panginoon Hesukristo na siya ay Diyos, at sa pamagitan ng kaalaman natin na ito na siya ay Diyos, dapat natin siyang paglingkuran, dapat natin siyang sambahin. Gayun din mga kapatid, sa kabila ng nalapit na pagtataksil at paghihirap, nanatiling tapat ang ating Panginoong Hesus sa kanyang misyon at pagtubos. Na ang Panginoong Hesukristo ay tinupad niya ang plano ng Diyos. Sa ating buhay, tayo ay tinatawag na maging tapat sa ating pananampalataya at misyon bilang mga Kristiyano. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, dapat tayong manatiling tapat sa Diyos at sa kanyang layunin para sa atin. Sa ating buhay, tayo tinatawag na magpakita ng pag-ibig at biyaya sa ating kapwa, kahit na sa mga taong nagkasala sa atin. Ang pag-ibig ni Jesus ay isang halimbawa ng walahanggang pag-ibig na dapat nating tutularan. Pagpapakumbaba, ipinakita rin ng ating Panginoon Jesus ang kanyang pagpapakumbaba sa pamagitan ng paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga alagad sa kabila ng kanyang pagka-Diyos. Siya ay nagpakumbaba at naglingkod sa iba. Sa ating buhay, tayo ay tinatawag na magpakumbaba at maglingkod sa ating kapwa. Ang tunay na kadakilaan ay nakikita sa ating kakayahang magpakumbaba at maglingkod ng may pagmamahal. Sa ating modernong panahon, ang mga katangian ito ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng gabay kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga Kristiyano. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok, tayo ay tinatawag na magtiwala sa kaalaman at plano ng Diyos. Magpakita ng pag-ibig at biyaya sa ating kapwa. Maging tapat sa ating misyon at magpakumbaba sa ating paglilingkod. At kaya nga makakakuha tayo ng mensahe. At ito ang mensahe natin. Ang kaalaman at pag-ibig ng Diyos ay wagas at tapat kahit sa harap ng pagtaksil at kahinaan ng lahat. Sa bawat yugto ng ating buhay, tayo nakakaranas ng iba't ibang pagsubok at hamon na sumusubok sa ating pananampalataya at katagan. Ang talatang Juan 13:8 ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay, kabilang ating mga kahinaan at pagkukulang. Sa kabila ng ating mga pagkakamali at pagtataksil, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatiling tapat at wagas. Ang kaalaman ng Diyos ay hindi limitado. Alam niya ang lahat ng mangyayari bago pa man ito maganap. Ito ay nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos at soberanya. Sa kabila ng kaalaman niya sa pagtaksil ni Judas, patuloy na ipinakita ni Jesus ang kanyang pag-ibig at biyaya. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago kahit nasa harap ng pagtaksil at kahinaan ng tao. Kaya nga sa ating modernong panahon, ang prinsipyo nito ay nananatiling totoo. Sa gitna ng mga krisis at kalabidad at personal na pagsubok, ay tayo ay mananatiling matatag. Sapagkat tayo ay merong mabuting halimbawa at ng ang Panginoong Hesukristo na siyang nagpakita sa atin ito. Kaya nga, ang kanyang biyaya ay patuloy na dumadali sa atin, nagbibigay ng lakas at pag-asa sa bawat araw. At ang mga kahinaan at pagkukulang ay hindi hadlang sa kanyang plano at layunin para sa ating buhay. Naway magsilbing inspirasyon ito sa atin upang magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa kabila ng ating mga pagkakamali, tayo ay tinatawag na magbalik loob sa Kanya. Tanggapin ang Kanyang biyaya at magpakita ng pag-ibig at katapatan sa ating kapwa. Ang pag-ibig ng Diyos ay isang matibay na sandigan na nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa bawat hamon ng panahon. Ngayon, meron tayong tanong dito. Bakit, no? Hindi kasama sa kaligtasan ng kaluluwa itong si Judas?
Eh, ito po ay isang malalim at komplikadong issue na madalas na pinag-uusapan sa teolohiya. E narito po ang ilang mga punto na maaaring makatulong sa pag-unawa sa isyong ito, lalo na po sa konteksto ng Reform Theology. Sa Reform Theology, naniniwala tayo na ang Diyos ay may ganap na kapangyarihan at kontrol sa lahat ng bagay, kabilang ang kaligtasan ng tao. Ang predestinasyon ay nagsasaad na ang Diyos ay pumili ng mga tao para sa kaligtasan bago pa man likhain ang mundo. Ang pagpili ng Diyos ay batay sa kanyang sariling kalooban at layunin, hindi sa anumang gawa o katangian ng tao. Sa kaso ni Judas, masasabi natin na bahagi siya ng mas malawak na plano ng Diyos upang matupad ang propesiya at ang plano ng pagtutubos. Kinakailangan mayroong magtaksil, magkanulo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang doktrina din ng total depravity or depravity sa iba ay nagsasaad na ang lahat ng tao ay makasalanan at walang kakayahang maghanap ng Diyos sa kanilang sariling kakayahan. Si Judas, tulad ng lahat ng tao, ay may likas na kasamaan at kahinaan. Ang kanyang pagtaksil ay isang halimbawa ng kabuuang kasamaan ng tao at ng pangailangan ng biyaya ng Diyos para sa kaligtasan. Pinaniniwalaan din natin na ang Diyos ay pumili ng mga tao para sa kaligtasan, hindi dahil sa anumang mabuting gawa o katangian sa kanila, kundi dahil sa kanyang sariling kalooban at layunin. Ang pagpili ng Diyos ay walang kondisyon at batay sa kanyang soberanong kalooban. Ngayon, sa kaso ni Judas, masasabi natin hindi siya kabilang sa mga pinili ng Diyos para sa kaligtasan ayon sa walang kondisyong pagpili ng Diyos. Gayun din naman, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay hindi matatanggihan ng mga hinirang niya. Ang mga tunay na hinirang ng Diyos ay tiyak natatanggap ng kanyang biyaya at kaligtasan. Sa kaso ni Judas, masasabi pa rin natin na hindi niya natanggap ang hindi matatanggihang biyaya ng Diyos, kaya hindi siya naligtas. Ito pa, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay tapat at wagas. Ngunit, ang kanyang katarungan ay hindi rin maaaring isang tabi. Ang Diyos ay makatarungan at hindi niya pinalalampas ang kasalanan. Ang pagtataksin ni Judas ay isang mabigat na kasalanan. At ang katarungan ng Diyos ay nangangailangan ng kaparusahan para sa kasalanan. Sa kabila ng pag-ibig ng Diyos, ang kanyang katarungan ay nanatili malatag. Kaya nga, sa kabuuan, ang kaligtasan ni Judas ay isang komplikadong issue na nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng doktrina ng Reformed Theology. Ang kanyang pagtataksil at hindi pagkakasama sa kaligtasan ay bahagi ng mas malawak na plan ng Diyos upang matupad ang kanyang layunin at propesiya. Sa kabila ng lahat, tayo ay tinatawag na magtiwala sa soberanya, pag-ibig at katarungan ng Diyos. Kaya ang punto natin na ito, sa kabila ng pagtaksil ng tao at kahinaan, ang Diyos ay nananatiling matapat sa kanyang pag-ibig at kaalaman na nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan. So ito po yung mga patunay natin. Sinasabi sa 2 Timoteo 2:13, kung tayo hindi tapat, siya, ang Diyos po, siya ay nananatiling tapat sapagkat hindi niya maikakaila ang kanyang sarili.
The Lord Jesus, the Lord God, cannot deny Himself. Essence, bahagi tayo ng ating Panginoon. We are His body. Kaya hindi niya maidideny ang kanyang sarili. Pinapakita ng talatang ito na kahit tayo nagkukulang sa ating katapatan, ang Diyos ay nananatiling tapat dahil ito ay bahagi ng kanyang likas na katangian. Ito pa, sinasabi sa atin sa Roma 8:38-39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, maging kamatayan o buhay, mga anghel o mga pinuno, mga bagay na kasalukuyan o mga bagay na darating, mga kapangyarihan, kataasan o kalaliman o anumang nilalang sa buong sanglibiga. You see, mag-isip ka na ng pwedeng makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wala yan. Hindi yan makapaghihiwalay. Kasi inilagay na dito ni Apostol Pablo yung pinakamatinding o may masasabi natin makapangyarihang na pwede isipin ng tao na makapaghihiwalay sa atin, sa relasyon sa atin sa Diyos. Pero sabi niya, wala. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. May binanggit dito, mga bagay na kasalukuyan. Ano man sitwasyon mo ngayon? Masama man yan? O ikay kabilang sa hinira, hindi ka mahihiwalay niyan. Baka sa future, baka mahiwalay ka sa Diyos. Hindi. Kasi sabi ito, maging mga bagay na kasalukuyan o mga bagay na darating. Ano bang sirkumstansya na dumating o darating pa sa buhay mo, hindi yan makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. No? Si Satanas, hindi kanyang kayang ihiwalay sa Diyos. Pero, nakita natin si Judas, pinasukan ni Satanas. Eh dahil nga, uulitin ko, kabilang siya sa grand scheme of the plan, of redemptive plan ng Diyos. Okay? Napili siya para doon. Pero tayo, pinili tayo sa kaligtasan. Kasi sabi ng Panginoon, actually, hindi siya, pag sinabing pinili sa kaligtasan, hindi kabilang talaga doon si Judas. Sapagkat sabi ng Panginoon, kilala ko ang aking mga pinili. Yeah. Sabihin, yung mga pinili niya, pag sinabing kilala ko ang aking mga pinili, yung salitang kilala ko, that implies na personal relationship. Kaya nga may lalapit sa Panginoon, sabi niya, sa Mateo 7:21, patuloy, sabi niya, pagdating ng araw ng paghukom, may mga magsisilapit sa akin. Sasabihin nila, Panginoon, gumawa kami ng mga himalang bagay, ng mga makapangyariang bagay sa iyong pangalan. Nagparayos kami ng demonyo sa iyong pangalan. Nagpagaling kami sa iyong pangalan. Di ba, mabuting bagay yun, mabuting gawa yun. In fact, kung isipin mo, the best yun na mabuting gawa, na magagawa ng tao. Meron silang kakayahan na yun. In the name of the Lord Jesus Christ. And yet, sabi ng Panginoon, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo na nakikilala. I will surely tell them, I do not know you. Lumayo kayo sa akin, mga manggagawa ng katampalasanan. Mga gumagawa daw ng masamang bagay. You see? Yung mabuting bagay nila, kinonsider ng Panginoon na masama. Bakit? Hindi ko kayo nakikilala. You see? Yung salitang hindi ko na kayo nakikilala, ibig sabihin, wala kayong connection sa akin. Wala akong relasyon sa inyo. Kaya may mga pinili ang Diyos, ibig sabihin, sa 13:8, tinutukoy niya mga pinili ay mga may relasyon sa Kanya, mga konektado sa Kanya. So, pinapakita ng talatang ito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago at walang makapaghihiwalay sa atin mula dito. Dito naman sa awit 36:5, ang nakasulat doon, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay umaabot sa kalangitan. Ang iyong katapatan ay hanggang sa mga ulap. Ipinahiwatig lamang dito na sobrang taas ng pag-ibig ng Diyos. Hindi kayang abutin ng tao, hindi kayang makuha ninuman. So, ang talatang ito ay nagpapahayag ng walang hanggang pag-ibig at katapatan ng Diyos. Si R.C. Sproul ay nagsabi ng ganito, the faithfulness of God is a cornerstone of Reformed theology. It assures us that God's promises are sure and that His love endures forever.
regardless of our failures. Di ba nakakamangha yan? At napakasarap pakinggan na sa kabila ng ating mga failures, ang pag-ibig ng Diyos, lalampasan niya yan. His love endures forever. Kaya nga may awit yan. His love endures forever. So, ipinapakita ni Sproul na ang katapatan ng Diyos ay isang mahalagang bahagi ng Reformed Theology na nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang mga pangako ng Diyos ay tiyak at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Bilang ilustrasyon, yung gravitational force, illustration natin niya sa pag-ibig ng Diyos. Ang gravitational force ay isang pangunahing puwersa sa kalikasan na nagdudulot ng pag-akit sa pagitan ng mga bagay na may mass or may bigat. Ang puwersang ito ay hindi nakikita. Ngunit, ang epekto nito ay nararamdaman at nakikita sa buong universo. Ang gravitational force ang dahilan kung bakit nananatiling umiikot ang mga planeta sa kanilang mga orbit at kung bakit tayo ay nananatiling nakatapak sa lupa. Tulad ng gravitational force, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakikita ng ating mga mata. Ngunit ang epekto nito ay nararamdaman at nakikita sa ating buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagdudulot ng pagkakaisa at katatagan sa ating spiritual na buhay. Tulad ng gravitational force na nagdudulot ng pagkakaisa at katatagan sa physical na universo. No? Hindi nagbabago. Constant force yan. Gayun din ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Ito ay tapat at wagas sa lahat ng panahon, kahit sa harap ng pagtaksil at kahinaan ng tao. Ngayon, ito ang may tatanong. Sa kabila ng ating mga kahinaan at pagtataksin, paano natin masasalamin ang tapat at wagas na pag-ibig ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay? At paano tayo magiging instrumento ng kanyang biyaya at katapatan sa ating komunidad? Well, kukuha tayo ng magandang ehemplo sa buhay ni Dietrich Bonhoeffer. Siya po ay isang kilalang German pastor at theologian at anti-Nazi dissident po siya. Naging bahagi ng Confessing Church, isang kilalang Kristiyano na tumututol sa mga patakaran ng Nazi at kilala sa kanyang malalim na pananampalataya at matapang na paninindigan laban sa kasamaan. At sa kabila ng panganib, ipinakita ni Bonhoeffer ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagtutol sa mga hindi makatarungang patakaran ng Nazi. Aktibo siyang tumulong sa mga Hudyo at iba pang biktima ng pag-uusig. Ang kanyang mga aksyon ay isang konkretong halimbawa ng pagpapakita ng pag-ibig at biyaya sa kapwa kahit sa harap ng mga panganib. Nang po siya'y mahuli, no? At maikulong, na natili pong tapat si Bonhoeffer sa kanyang pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan, patuloy siya nagtiwala sa Diyos at nagbahagi pa ng ebanghelyo sa kanyang mga kapwa bilanggo. Ang kanyang katapatan ay isang patotoo ng katapatan ng Diyos sa kanya. Bagaman hindi direktang nakaharap ni Bonhoeffer ang kanyang mga kaaway upang personal na magpatawad, ang kanyang mga sulat at gawa ay nagpapakita ng kanyang malalim na pag-unawa sa biyaya at pagkapatawad ng Diyos. Ang kanyang mga sinulat tulad ng The Cost of Discipleship ay napapakita ng kanyang pananaw sa kahalagahan ng pagkapatawad at pagsunod kay Kristo. Sa kabila ng kanyang pagkakulong, patuloy na naging ilaw si Bonhoeffer sa kanyang komunidad. Ang kanyang mga sulat mula sa bilangguan ay nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa maraming tao. Ang kanyang buhay at mga isinulat ay naging isang ilaw na nagpapakita ng pag-ibig, biyaya at katapatan ng Diyos. Kaya bilang konklusyon, ang buhay ni Dietrich Bonhoeffer ay isang makapangyarihang patotoo kung paan natin may sasabuhay ang mga praktikal na aplikasyon mula sa 1:13-18. Sa kabila ng mga pagsubok at kahinaan, ipinakita niya ang tapat at wagas na pag-ibig ng Diyos sa kanyang pang-araw-araw
na buhay. Ang kanyang kwento ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang maging tapat sa ating pananampalataya, magpakita ng pag-ibig at biyaya sa ating kapwa, at maging ilaw sa ating komunidad. Sa Juan 13:18, ipinakita ni Jesus ang kanyang kaalaman at kapangyarihan sa pagitan ng pagwagid sa pagtaksil ni Judas. Ang kanyang mga salitang, "He who ate my bread has lifted this hill against me," ay nagpapaalala sa atin na kahit sa gitna ng pagtaksil at kasamaan, ang plan ng Diyos ay nanatiling matatag at hindi natitinag. Tulad ni Jesus, na alam ang mangyayari, ngunit nanatiling tapat sa kanyang misyon, tayo rin ay dapat magtiwala sa plan ng Diyos kahit sa mga panahon ng pagsubok at pagtataksil. Ang halimbawa ni Jesus ay patuloy na nagmahal kahit sa mga nagtataksil sa kanya, ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagpapatawad at pagmamahal sa ating kapwa. Ang kwento ni Judas ay isang paalala sa na suriin natin ang ating mga puso at yakin na tayo ay tunay na sumusunod kay Kristo. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Kaya yan ang naituturo sa atin. Una, pagtitiwala sa Diyos, pagpapatawad, at pagsusuri sa ating mga sarili. Kaya ito po ang iniiwan sa atin. Sa gitna ng pagkaksil at pagsubok na mabigat, ang nakapangyayaring plan ng Diyos ay laging tapat. Tayo po ay tumayo at tayo ay mananalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at biyaya. Sa kabila ng pagtaksil at mga pagsubok, ipinakita mo sa amin ang iyong katapatan at plano ng kaligtasan. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyong mga plano kahit na sa mga panahon ng kahirapan at pagtaksil ng aming kapwa-tao. Nawa ang aming mga puso ay manatiling tapat sa iyo at ang aming mga buhay ay maging patotoo ng iyong pag-ibig at pagpapatawad. Panginoon, sa iyong biyaya kami ay nananahan. Alam namin hindi kami karapat-dapat, ngunit sa pamagitan ng iyong walang hanggang awa, kami ay iyong pinili at iniligtas. Naway ang aming mga buhay ay maging salamin ng iyong biyaya na nagpapakita ng iyong kabutihan at katapatan sa lahat ng aming ginagawa. Sa bawat hakbang ng aming buhay, naway maalala namin na ang aming kaligtasan ay hindi dahil sa aming sariling gawa, kundi dahil sa iyong dakilang biyaya. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, kami po'y nananalangin. Amen.